Nagkainitan sa social media si EDSA Traffic Czar Bong Nebrija at dating Colonel na si Bonifacio Bosita. Ang ugat ng kanilang bangayan nang sabihin ng retiradong pulis na kailangan bayaran ng enforcer ang danyos para sa rider na kanyang hinuli na hindi naman nagustuhan ni Nebrija. May ulat si Karen Villanda. Gusto ko munang makaharap yung enforcer mo. Umabsent sa trabaho. Ito ang tagpo sa EDSA Mandaluyo noong 27 ng Pebrero matapos na lumapit ang mag-asawang rider sa founder ng Rider Safety Advocates of the Philippines, dating pulis na miyembro ng HPG at retired colonel na si Bonifacio Bosita. Natikitan kasi sila dahil ang misis ng rider nagkatsinelas. Ayon kay Bosita, nasa batas na dapat rider lamang ang nakasuot ng sapatos. Kaya naman pinatawag niya ang naliket na MMDA enforcer. Yung araw na ito, yung araw na absent siya pag mag-file ng contest at yung araw na i-claim nila yung decision, siguro tatlong araw. Yung danyos dito, babawiin namin sa'yo. Ang paniningil niya ng danyo sa enforcer, hindi nagustuhan ni Colonel Bong Nebrija, ang chief ng EDSA Traffic Management Unit. Sa kanyang Facebook post, kung mali-aniya ang enforcer ng MMDA, wala sa posisyon si Bosita na pagbayarin ito dahil wala ring batas na nagsasabi na maaari siyang maningil kundi may hearing officer na dapat magbigay solusyon sa tamang proseso. Sagot naman ni Bosita. Ang punto ko, we are talking of public service. Kung ikaw ma may dedicated public servant, may nag-contest na patunayan, mali ang huli. Ano, canceled lang ang huli? Alam ko yung tinatawag niyang due process, pero sa sistemang umiiral, hindi, para sa akin, hindi applicable eh. Kasi ang nasasacrifice lang, yung maliliit eh. Oh, nasasacrifice maliliit, hindi pwede. Kaya kung mapapansin niyo ma'am, ang atake ko, pagdidepensa, shortcut na. Pero ayon kay Transportation Senior Consultant Alberto Swansing na mismong pumirma sa Land Transportation Administrative Order AHS 2008-15, tama ang paninita ng enforcer. Hindi kasi nakasulat dito na particular lamang sa driver ang hindi pagsusuot ng tsinelas o sandals habang nagpapatakbo ng motorsiklo. Pag sinabing nag-ooperate ng motorsiklo, hindi lamang yung driver itself, ano, yung rider itself, kundi kasama na dyan yung tinatawag natin, you know, sa in motorcycle terms, pillion driver. Ano yung pillion driver? Yan yung nakaangkas. Since the pillion rider, the driver, is in direct contact with the rider, so as if siya rin ay nag-ooperate ng motorsiklo. Dagdag pa ni Swansing, kahit na kasi isang maliit na bato lang ang tumilansik sa paa ng angkas, madidistract na ang atensyon nito na siyang makakaapekto sa pagpapatakbo ng driver. Pinag-aaralan naman ng MMDA ang isasampang kaso kay Colonel Bosita sa umano'y pakikialam sa trabaho ng enforcer. Si Bosita, handa namang harapin ang anumang reklamo na ihahain laban sa kanya. Karen Villada para sa Bayan.